Sa mga hindi pa nakakapag-update at medyo nalilito pa rin sa pag-update ng US Tax Info for 2024 ng YouTube, ito panoorin nyo. So, i-share ko nga lang kung paano ko in-update yung US Tax Info namin sa YouTube. For sure, naka-receive na kayo ng email or nakikita nyo sa YouTube Studio itong message na to. Action needed at napaka-importante nga niyan. Siyempre, para tama yung tax na ikakalta sa atin. So, panoorin nyo na lang hanggang dulo. Pinakauna nga, sa YouTube Studio, click nyo lang yung resubmit tax info and then dito na kayo mapupunta. Basahin nyo kung gusto nyo pero i-click nyo lang nga yung sign in. Antayin nyo nga lang yan mag-loading and then dito na kayo sa Google AdSense magpo-proceed. Make sure kung anong YouTube channel na aayusin yung tax, yun yung pipiliin yung account. Next is, click nyo lang yung payments and then payments info. Make sure din na piliin nyo YouTube Philippines kasi minsan AdSense yung lumalabas dyan. Scroll down nyo lang hanggang pinakababa and then click nyo yung manage settings. Scroll ulit pababa, then makita nyo yung US tax info. Click nyo yung parang pencil icon para i-edit siya, then manage tax info. So dito nga nalaman ko, hindi pa pala naayos ni click yung Singapore tax info niya. Comment down below kung gusto nyo malaman paano i-update yan. Madali lang naman. Anyway, kinlik ko nga lang yung show tax details and documents and then ito na yung lumabas. As you can see, ma-expire na nga ng December 31, 2024. So, hanggat maaga, update yun na agad. Click nyo lang submit new form and then start form. So, ito na nga yung pinaka-start ng ating pag-update. So, sagutan nyo lang yung mga tanong, ano bang account tayo, individual sa amin, kung ano yung applicable sa inyo, and then di naman tayo resident ng US, so no. And then, W-8 Ben ang pinili namin. Kung applicable sa inyo yung isa, then yun yung piliin nyo, syempre. Then, start W-8 Ben form. Next step is, mag-appear yung name nyo dyan, usually full name. Then, piliin lang kung anong country, Philippines. If you have TIN number, lagay nyo rin syempre dyan sa foreign TIN. Though, optional naman siya. Pero, nilagay ko yung sa amin. Once done, click next. Nag-error pa nga yan dahil sa tuldok sa middle initial. So, dinilit ko lang naman yung tuldok. Then, click next. Address naman, lagay nyo lang kung ano yung address nyo and then click nyo yung mailing address is same kung parehas sa permanent address nyo. Are you claiming a reduced rate of tax? Syempre, yes ko yan. Dahil merong tax treaty ang US and Philippines. Then, click nyo lang kung anong country, Philippines. Dito naman, special rates and conditions. Kinlik ko na lang yan lahat kasi meron naman nakalagay for future income type. Pwedeng i-claim daw. So, sundan nyo na lang tong nasa video. Pinipili ko nga lang yung pinakamababang rate. Actually, itong ginawa ko is ginaya ko lang din sa napanood ko. So, share ko na rin sa inyo through this vlog kasi nga medyo nakakalito siya. Pero syempre, hindi naman tayo para-pareho. Kung anong applicable sa inyo, yung select nyo. So, next is, wala naman kaming activities or services within US. So, click lang yung no, then checkbox na i-certify. Click next. Ito naman, paperless yung pinili namin pero kayo kung anong gusto click nyo. Click next and then, syempre, i-check na natin yung tax document. Check nyo lang yung mga details, especially yung spelling and other info. Pwede nyo rin palabalikan na kung may nagkamali kayo, pwede nyo i-back or scroll up nyo muna para i-recheck lahat ng details. Meron naman yung summary pag in-scroll up mo. Pag okay na lahat, click next. Ito na yung pinaka-final. So, yung tax form certification, click nyo lang yung checkbox na yun. And then, itong unchanged status affidavit, hindi naman applicable sa amin, so nilaktawan ko lastly lang. Lastly is your signature. Click mo lang yung yes kung ikaw yung beneficial owner. Mag-appear na yung name mo dyan sa full legal once name. Once okay na lahat, click submit. At yun na, makikita mo na siya na approve and then expires on December 31, 2027. Actually, madali lang naman siya. Medyo nakakalito lang at first. So, sana nakatulong tong vlog na to. At huwag nyo na antayin mag-December bago nyo i-update ha. Forward mo na din sa mga tropa mo. That's all. Thank you for watching. Bye!